Yes, magandang umaga, Johnson, at maraming salamat sa pagkita muli sa inyong programa sa GTFM. Mayor, una-una, kumustahin lang namin yung pagbabakuna sa inyong mga minors dyan sa lungsod ng San Juan? Johnson, sa Friday po ang official start dito po sa lungsod ng San Juan at ito po ay gagawin sa Cardinal Santos Medical Center. At ako po ay very excited na po rito sapagkat napakarami hong mga magulang ang naghihintay na na mabakunahan ang kanilang mga anak na edad 12 to 17. So we will be starting on Friday. Nagkaroon ho ba ng pre-registration o paano pong pinili yung mga unang mababakunahan na minors dyan sa San Juan? Nag-open ho tayo ng pre-registration about 1.5 months ago at umabot na nga ho tayo sa 5,000 registrants. At iba-iba ho kasi ang medical condition nila. So base po sa prioritization list, yung mga persons with comorbidities muna o yung kabataan na may mga karamdaman no, na nasasakop dito sa 11 comorbidities na inilabas ng DOH, sila muna ang ipaprioritize. So this will be done in Cardinal Santos Medical Center. Kung napapanood nyo sa mga balita no, ng mga nakarang araw, meron ng mga nagsimulang ibang mga hospitals sa Metro Manila. So it will now be the turn of San Juan on Friday. At ito nga ho ang magiging kumbaga test run for our city. No? Once this goes well, magsisimula na rin yung mismong pagbabakuna dun sa ibang 12 to 17 years old namin. Kasi itong sa Friday, this will be more or less a very controlled setting dito nga sa loob ng hospital. At titingnan natin, kapag maging maayos sa mga pong implementasyon ito, ay magtutuloy-tuloy na ho sa mga susunod na araw at linggo. Opo. Ilang porsyento na ho ba ang nabakunahan dyan sa mga taga San Juan, Mayor? Oo. All over the city ay 225% na po ang aming nabakunahan, aming target population. At maaaring nagtatanong ang iba, bakit napakarami? Sapagkat sinaman din po namin yung mga nagtatrabaho dito. At pati nga ho ang mga hindi nakatira sa San Juan at hindi nagtatrabaho sa San Juan ay binabakunahan na rin po namin. Kaya umabot po tayo ng ganyang kalaking porsyento. Alright. Sa issue ho, Mayor, ng pagbababa pa or mas pagluluwag pa ng ating alert level system, baka daw maisailalim tayo sa mga susunod na linggo sa alert level 2. Yun ang pagsasailalim natin sa alert level 3. Ang sabi ho nung ilang mga mayor sa Metro Manila, particularly si Mayor Marcy Chudoro, hindi pala kayo na-consult. Ay dito ho ba sa posibleng paglalagay sa atin sa alert level 2, meron na bang initial talks with the mayors o Metro Manila mayors? Right now, wala pa naman akong napapag-usapan about alert level 2. Yung pagbaba naman sa alert level 3, ito po ay isang impormasyon na ipinaabot ho sa amin. No? Tama, hindi naman ho kami talaga kinonsulta po dyan. That is true. Ngunit it is our responsibility to implement. So dito naman ho sa San Juan, wala naman kami naging problema sa implementasyon. Noong unang araw nga po noong Sabado, ako'y umikot sa aming lungsod at nag-inspection. Wala naman na tayong nakikita mga violations sapagkat kinakausap natin mismo yung mga heads ng mga malalaking commercial center. At sinasabi natin sa kanila na dapat bilang mga landlord o mga mall management, sila po ay tumulong sa atin na mag-pulis sa kanilang mga tenants, sa kanilang mga tindahan, mga restaurant, sapagkat para din naman sa kanila yan eh. Kung magkaroon po ng aberya dito sa alert level 3 at tumaas ang mga kaso, then mapipilitan na naman tayo maghigpit. At yun naman siguro ay ayaw ng mga negosyante natin dito sa San Juan. So they're very cooperative at sumusunod naman sa mga patakaran. Ganon din ho ating mga mamamayan. Wala po tayong na-encounter na problema since Saturday dito po sa San Juan. At tumaas tayo na magtuloy-tuloy na nga po ito. Mayor, ang trend ba dyan sa inyo ng COVID cases ay pababa na rin? Gano'ng kalaki ang ibinababa na ng COVID cases araw-araw? 80% na po ang ibinaba ng mga kaso sa loob lamang ng isang buwan. From 1,123 last September 16, we are down to just 225 as of yesterday. So tuloy-tuloy po talaga ang pagbaba at kaya kong sabihin na merong mga factors ang tumutulong upang may baba. Unang-una rito, yung high vaccination rate. Napaka-importante talaga ang high vaccination rate sa pagbaba ng mga kaso. Pangalawa, itong alert level 4 na ating naranasan sa loob ng ilang linggo,
kaya kong sabihin na gumagana ho ito, pati yung ating granular lockdown, sapagkat hindi ho magsisinungaling ang mga numero. Totoong bumababa, hindi lamang sa San Juan, ganun din naman sa kabuuan ng Metro Manila. So itong alert level 3 natin, ano bang kay Banya Johnson? Nag-increase yung mga operational capacity, sabihin yung porsyento na pwedeng pumasok sa mga establishment ay nadagdagan. Ngunit hindi naman ibig sabihin yan ay yung health protocols ay hindi susundin. So tandaan nyo, it focuses on vaccinated individuals. Ang nakakakain sa loob ng restaurant o nakakapasok sa loob ng parlor o barberia ay yung pawang mga bakunado lamang. Ganun din, ang mga empleyadong haharap sa mga customer ay pawang bakunado rin. Kaya importante nga ho rito na dapat talaga tayong lahat magpabakuna na, lalong-lalo na yung mga nagdadalawang isip na walang dahilan na matakot sa pagbabakuna. Opo, Mayor, lastly, sa issue ho ng undas, anong paghahandang ginagawa po ng San Juan LGU at anong paalaala po ninyo sa mga nagpaplanong pumunta ng undas dyan sa mga simenteryo po ninyo? Tayo po ay naglabas na isang executive order, kasabay rin siyempre ng decision ng Metro Manila Council, na isara muna ang ating cemetery from October 29 to November 2. Ngunit from October 18 up to November 7, except the 5 days na sarado, ay pwede hong dumalaw ang ating mga mamamayan dito sa San Juan Cemetery sa bisa ng online registration. So hindi pwedeng walk-in sapagkat posibleng magkasabay-sabay sa mga time slot kung mag-walk-in. So meron tayong 6 time slots na pwedeng pagpilian. 2 oras kada time slot yan. Kinakailangan lang mag-online registration. Walang pinakaiba to dun sa aming vaccination registration. No? Ganon din siya. Opo. Except that you will choose a time slot. 2 oras po yan. At sa kada 2 oras, hindi lalagpas ng 300 ang makakapasok ng aming sementeryo. Ito ay gumana sa amin last year, kaya inulit po namin ngayong taon upang hindi maging dahilan ang undas na magkahawa-hawa ang ating mga mamamayan dahil sa COVID. Opo. Doon sa October 29 to November 2 na closure ng mga sementeryo dyan, pwede pa rin naman, papayagan pa rin ang paglilibing. Bawal lang ang dumalo sa mga puntod. Ganun ba, Mayor? Ay, sarado po totally ang ating sementeryo because we expect people to really go on these dates, no? Kultura at tradisyon na ng Pilipino ho yan, lalong-lalo na yung October 31, November 1, yan talaga yung peak, no, ng pagdalo sa sementeryo. Kaya ho sinarado siya for 5 days at hinihikayat namin ang bawat isa na ngayon pa lang ay dumalaw na, no? From October 18 to November 7, except October 29 to November 2, pwede na ho kayong dumalaw dito sa San Juan Cemetery sa bisa ng maging online registration po ninyo. So linawin natin, pati paglilibing ay bawal muna pansamantala sa petsang binanggit ninyo na October 29 hanggang November 2. Yes, it will be closed po. Sarado ho ating mga simbahan. Cementerio. Cementerio. Mayor Francis, maraming salamat ulit sa oras po ninyo at maganda umaga po. Okay, maraming salamat po, John.